Okay, alright yan. Welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito ay magandang balita po ang atin pong tatalakayin. Dahil nga ay ang kaso ng pagkawala nitong mga sabongeros ay sa ngayon ay meron na daw liwanag mga kaibigan. At dahil nga meron daw bagong ebidensya na nakuha ang atin pong mga otoridad at ang DOJ. Kaya ay dumunog po ang mga kaanak ng mga biktima ng mga sabongero para po alamin ang panibagong update na sinasabi nga na lumiwanag na ang kaso. At sa akin pong napagtanto dito mga kaibigan, para bang ang ebidensya na ito ay ito na ang susi para malaman po kung sino ang mastermind sa nasabi pong pagdukot ng mga sabongeros. Kaya ito po ay atin munang panuorin ang balita galing po sa News 5 mga kaibigan. Pagpulong sa DOJ ang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Panawagan nila, ituro na ang kinaroroonan ng kanilang kaanak, buhay man o patay. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Ito ang huling video na nakuhanan ng magkakasama ang mga nawawalang sabongero kasama na si Eric Legazpi. Kuha raw yan sa isang sabungan sa Santa Cruz, Maynila noong May 11, 2021 bago sila sabay-sabay nawala. Kanina dumating sa tanggapan ng Department of Justice ang mga kaanak ng anim na nawawalang sabongero para makipagpulong kay Justice Secretary Boying Remulla. Lahat sila, iisang apela sa ahensya. Hinahanap lang po namin dito ay mabigyan ng justisya yung pagkawala ng aming mga mahal sa buhay. Pinipilit po namin na mahanap yung justisya. Bukod sa kanila, dumating din sa DOJ ang mga kaanak ng iba pang nawawala ring sabongero at trabahador sa sabungan. Isa rito si Janice Esplana na emosyonal habang inaalala ang pagkawala ng 14 taong gulang niyang pamangkin na si Mason Ramos at pinsan nitong si John Paul. Rumakit sila na tagapatuka ng manok sa sabungan noong pandemya. Yung miss na miss ko na po siya. Masakit po, nakakapagod, nakakalungkot. Talaga pong namimiss na po namin yung pamangkin ko. Grabe po ito mga kaibigan, no? Ay ang isa po, no, sa biktima nito pong pagadukot, no, ay hindi pala lahat ay mga sabongero. Meron din pong taga-patuka lamang, no, ng mga manok at dinamay pa, no, na dinukot. Kaya ito nga tiyahe, no, ay talagang halos sa isang taon mahigit na po na kanila pong inaasam-asam na makamit ang hustisya. At ito na nga, no, sa ngayon po ay mayroon ngang sinasabi na bago pong ebidensya na susi raw ito mga kaibigan, no, para po itong kaso na ito ay talagang matukoy na ito pong mga mastermind sa nasabi pong pagdukot. At kita-kita po natin sa mukha ni ate na talagang yung pong naramdaman po niya na talagang gusto po niya na mabigyan ng hustisya or kung buhay pa itong kanyang pamangkin ay muli po nilang masilayan or kung talagang pinatay na ay makita man lang nila yung pong bangkay mga kaibigan, no? Masakit po bilang isang kamag-anak na hinihintay mo yung muli pong darating ang iyo pong kamag-anak or magparamdaman lang kung nasaan po na lugar siya ngayon at para po ay mapuntahan. So wala po silang talagang balita o mga nakalap na impormasyon kung nasaan na talaga ito pong kamag-anak, lalo-lalo na po dito kay ate na tagatuka lamang, no, ng manok ang kanya pong pamangkin base nga niya sa kanyang sinabi. Ano po yung makita na namin siya? Si Nanay Carmen naman, ilang ulit na raw napapanaginipan ang nawawalang anak na si Edgar. Yun. Sa huling panaginip nga raw niya, ibinili na raw ng anak ang mga apo niya. Sabi niya sa akin, Nanay, huwag mong pababayaan mga bata. Kailangan mapagtapos natin si Edward, yung bunso niya. Malapit na tayong magkita, Nanay. Yun ang sabi niya. Lahat. Grabe talaga mga kaibigan, no.
ito pong nangyayari kay nanay na pananginipan ng anya ang kanyang anak no, na nawala ay dahil nga sa yung kanyang palagi po nasa kanyang isipan yung pong anak niya na muli po niyang makita, mga kaibigan no. Kaya ay dumating na po ang punto na naginip na po siya sa kanyang anak ano. At masakit po na isipin talaga ito pong ganito na pangyayari. At lalo na mayroon pong mga anak no na naiwan at ito nga si Lula ngayon po no ang nag-aaruga nito pong kanyang mga anak na iniwan, mga kaibigan no. Sila hindi pa nakapagsasampa ng kaso kaugnay sa pagkawala ng kani-kanilang mga mahal sa buhay. Kahapon, naiharap na sa korte sa pamamagitan ng video conferencing ang mga suspect sa iba pang kaso ng missing Sabungeros. Yan ay sina Julie Patidongan, Carlo Zabala, Virginio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Janry Consolacion at Lear Codilla. Yun nga lang, umatras ng ilang kaanak na unang nagreklamo. Kaya nangangamba ang iba pang nawalan na mauwi sa wala ang pagkahuli sa mga suspect. Iisa lang naman na may gumawa dyan. Iisang pattern, sana masabi na nila kung saan nila dinala yung mga tao kinuha nila. Kung aasahan pa ba kami o wala na. Kung mga patay na, ilitaw na nila yung mga bangkay. Nangako naman si Secretary Boying Remulla na hindi mauuwi sa wala ang pagkakaaresto sa anim na sospek. Bakit mahalaga ito? Sapagkat paaring ito yung magbigay liwanag na sa ibang mga bagay-bagay, sa ibang mga pangyayari, bukod sa case number one, na dahil ang umbad sila ay nahuli. Kaya dahil dito, ay sabi ko nga sa mga pamilya ng mga missing sa Sabungeros, isang taon na kami nag-uusap, isang taon na mula nung sinimula namin kausapin sila. At sa isang taon na yun, ito marahil ang pinakamahalagang araw sapagkat may lumalabas na maaaring maging tulay papunta sa katotohanan tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga sa buhay, posibleng tulay. At siyempre, welcome news ito na nagkaroon tayo ng breakthrough development. Sila rin naman ang suspect sa karamihan ng kaso rito sa missing Sabungeros. At ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon ay nakuha yung mga telepono nila. Yun. At inapplyan ito ng cyber warrant ng CIDG. Yun. So, okay, alright yan, no, mga kaibigan. At narinig na po natin no, ang mga sinasabi nga ni SOJ Buying Remulla. At ito nga din pong mga kaanak, no, ng mga biktima na talagang yung sangatyahin nga ay na-miss na po niya. Yung pong kanyang pamangkin, no, na ito pala ay hindi po Sabungero ay parang nagtatrabaho lamang bilang tagapatuka no ng manok pero ay nasali po siya sa mga dinukot no. At ito naman po kay Lula ay dahil sa kanyang mga umaasa pa no na makita pa niya itong kanyang anak ay umaabot na po na talagang nanaginip na po siya. Parang nagparamdam po ang kanyang anak at dinaan po sa panaginip. No? Ganun po talaga. At masakit po para kay Lula dahil ay ang kanyang anak. Mayroon pa rin pong mga anak na naiwan, no? Kaibigan. So, ayan, no? At dito po tayo ngayon sa sinasabi na mayroon na pong liwanag, no? Na nasilip dito po sa kaso. At sa akin pong paningin dito mga kaibigan, itong cellphone na sinasabi ay alam po natin na ma-trace pa rin po ito ang mga ginagawa po ng mga conversation at paano po nangyayari yung pong pag-utos na pag-adukot doon po nga sa mga Sabungeros. At tama naman po itong si Lula no, na isang pattern ng kuyan no. At siyempre yung pong dumukot sa ibang mga Sabungeros ay ito rin po sila mga kaibigan no? Ang anim na suspect na ito, sila po yung inuutosan na pagdukot. Sa kanila pong pagdukot ay umabot nga na ay 34 na tao po no, na mga Sabungero ang kanila pong nadukot na hanggang ngayon ay hindi pa malalaman
kung nasaan, buhay o patay na, no? So dito nga sa nasabi na kanila pong hawak ngayon ay na ebidensya at andyan na po, no, ay kanila na pong inuusisa, no, ay malaki po ang posibilidad na malaman po dito ang mastermind at matukoy talaga kung sino ba ang pinakautak sa nasabi po na pagdukot nito pong ating mga kababayan na mga Sabongeros, no, mga kaibigan. At kaya nga ay sabi nga ay mayroon na pong liwanag, no. So tama po naman dahil nga sa kanila pong nakuha, no, na cellphone. At malaki na rin po ang pag-asa ng ating mga kababayan na kaanak nito pong mga Sabongeros na talagang ay mayroon po silang makamit na hustisya dito nga sa pagkawala ng kanilang mga kaanak, no. So basta dito po mga kaibigan, no, sa akin lang pong observation, eh maganda po ang improvement na ito. Dahil nga, kung itong mga cellphone na hawak ko ngayon, no, ng mga kinaukulan at matres na po nila, ang lahat po, no, na mga transaction, siyempre nandyan po yan sa loob po ng cellphone na iyan, matitrace po yan ang mga transaksyon po nila dyan sa kanila pong mga busing. Siyempre yan pong mga suspect ay mga security guard lang yan, o hindi po yan ay makakatagal na magtatago ng isang taon at nandun pa sila sa parang isang safe house, mga kaibigan, o malaking malaking building po yung kanila pong tinitirahan, no, kung saan po sila ay doon nga sila nahuli, no. So ang bahay na iyon imposible naman na tinirahan lang nila, hindi po nila binabayaran, except na lang kung ang bahay na iyon ay pag-aari talaga ng kanila pong busing na kung saan ay yun nga ang nag-uutos sa kanila, kaibigan, no. Pero kung hindi po yun pag-aari ng kanilang busing, ay nagbabayad po sila doon. At siyempre, saan po sila kukuha ng pangbayad, kanila pong pangkain. At siyempre, nagpapadala pa rin yan po sa kanilang mga pamilya, no? Kasi mayroon pong mga pamilya yan, mayroong mga anak na nag-aaral. At saan po kukuha, di ba? So talagang yung pong komunikasyon ng kanila pong busing ay patuloy po yan, mga kaibigan, hanggat doon po sa umabot po na sila ay nahuli na sa mga otoridad. So malaki po ang chance na matretrace talaga kung sino po ba ang totoong mastermind dito. Ito ba talaga nga si Atong Ang, or ito nga bang si Arnie Chavez, or yun nga bang si Bong Pineda, at iba pa na mga tinutumbok ni Atong Ang, mga kaibigan, dahil ay marami po, no, ang mga pinangalanan nga ni Atong Ang. Kaso lang po yung talagang pinaka matunog na pangalan na kanya pong binanggit ay itong ang si Bong Pineda at itong si Arnie Chavez, no. At mayroon ngang video ating napanood na parang nagkagulo po itong si Arnie Chavez at si Atong Ang. At parang yung kanila pong hiduwaan ay lumaki po, ano, mga kaibigan. So parang sa akin pong nasisilip dito ay siguro dito lang sa dalawa yan ang gumawa po nito pong pagdukot nito pong mga Sabongero. Parang silang dalawa lang ata, no, ang talagang prime suspect po sa nasabi po na pagkawala nito pong mga Sabongeros po, mga kaibigan, no. So nasa inyo po, no, kung ano po ang inyong mga komento tungkol nga dito sa atin pong tinatalakay. At kung mayroon po kayong mga public opinion ay paki-comment po sa ating comment section. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari po ay paki-like naman at pag-share naman po, mga kaibigan. At ako po muli ay magpapasalamat, no, sa lahat na mga palagi po nakasubaybay at sumusuporta dito nga sa aking mga ginagawa po ng mga
pag-reaction, pagbigay ng komentaryo sa atin pong mga napanood na mga balita at isyo na talagang dapat po natin bigyan ng atin pong mga sariling opinion. So, muli ako po ay magpapasalamat at see you po sa next video ko. God bless all of us at mag-iingat palagi saan man tayo naroon.